prenatal care kasi, ito yung pangangalaga, ito yung healthcare intended para sa mga buntis, no? And ang reason bakit napakahalaga nito kasi sa pamamagitan nito, nakikita natin agad kung ano yung mga possible complications and yung mga makaka-apektong factor sa pregnancy ng nanay. Kasi ultimately, ang goal natin sa kada pagbubuntis, di ba, yung successful na panganganak. So with prenatal care, siyempre, madedetect natin agad yung mga problems and masusolusyonan natin. Ito yung pag-monitor dun sa weight gain ni nanay kasi dapat may designated na timbang kada trimester na na-achieve ang isang buntis para sa optimal na kalusugan. And dito rin, nagpapagawa tayo ng mga lab workup kasi gusto nating malaman may mga iba bang sakit siya, may mga pangyayari ba sa kanya na kailangan magampanan o masolusyonan right away. And also, minomonitor din yung growth ni baby through ultrasound at mga surveillance methods. So, yan yung ginagawa natin. Part din ito, of course, yung immunization. Kasi sa mga buntis, importante rin yung mga preventive measures natin. Sa prenatal care, importante yung merong communication na maganda sa mga ngalaga. Ang isang prenatal care, pwede yung i-provide ng midwife, ng nurse, ng mga generalist na mga doctor, mga GPs, at kami syempre ang mga specialist. Kapag low risk, pwede naman ngayon sa una kong tatlong nasabi, midwife, nurse, and GP. Pero sa mga high risk na pregnant na kababaihan, maganda ang prenatal check-up nila ay sa mga specialista, sa mga OBGYN, para dun sa mga complications na pwede nilang kaharapin. Sa first prenatal check-up, ang una naming tatanungin dyan actually, kailan yung unang araw ng huling menstruation? Kasi sa first prenatal check-up, kailangan malaman natin ilang weeks na yung pinagbubuntis. Kailangan ma-estimate natin kung kailan yung due date niya. Para malaman anong trimester na siya ng pregnancy. Kasi may mga request tayo na laboratorio, mga ultrasound na pinapagawa, depende kung anong trimester na. Tsaka pati yung mga supplements na bibigyan natin, magmamatter kung anong trimester na siya. So mahalaga na during the first prenatal visit, handa siyang ikwento ang mga to. Ano rin yung mga past medical history niya. Siya ba may mga previous operasyon, may mga allergies pa sa gamot. Ano rin yung family history, sexual history, at menstrual history. So lahat itong info na to, dapat handa ang ating pasyente na i-provide. Ang unang check-up yan ang matagal. Kasi nga, kailangan magkakilanlan kami ng pasyente in terms dun sa pagkuha ng magandang history niya medically. Kasi ang pagbubuntis, syempre, isang aspect lang yun ng kanyang health, di ba? Pero kailangan kasi malaman namin may mga iba ba tong sakit na dapat ma-address during the entire pregnancy. So, sa first visit, titimbangin namin siya, kukunin yung height also, at tatanungin din ano yung una niyang timbang prior sa pregnancy. Kasi kinocompute namin yung pre-pregnancy BMI. Doon kasi nakadepende kung anong klaseng programa yung bibigyan namin sa kanya in terms yung sa mga kakainin, ano yung target naming weight gain niya during mga pagbisita sa clinic. Tapos, didiscuss namin sa kanya ano yung mga danger signs also, yung mga kailangan niya i-watch out for. So, sa first trimester, ganun yung mga gagawin. Ang mga mangyayari niyan, hindi lang yun ang una't huli, di ba? Meron tayong mga scheduled na follow-up check-up. So, sa mga follow-up, minomonitor natin yung progress niya. So, ganun ulit, kukunin yung mga vital signs. Importante kasi na namimaintain na maganda yung BP. Tapos, titimbangin. Kasi syempre nga, yung pag tinitimbang natin, bumibigat siya, alam natin na nagwe-weight gain pati si baby. Of course, tinitingnan din natin, kamusta na siya, no? Kamustahin mo, siya ba ay may constipation, siya ba ay mga minararamdaman, nahihilo ba? Para ma-address mo rin yung mga ganong bagay. So, magkukwentuhan kayo basically kung ano yung nararamdaman niya. Kasi depende kung ano nararamdaman niya, sabihin mo, normal ba to o hindi. I-reiterate mo rin ano yung mga abnormal para rin alerto rin siya at magsasabi agad. Tsaka yung importante na i-emphasize yung importance ng diet. So, ikulitin mo siya, sabihin mo, dapat ito yung kakainin. Ito rin yung mga supplements na iinumin.
Ang advice ko lang is maging aware nga sa mga changes dun sa body. No, alam natin na maraming physiologic o yung mga normal na changes na dinala ng kanyang pagiging buntis. Pero kailangan kinsa na i-recognize ano yung mga kakaiba. Kasi yung maaga o maagap na pagsasabi ng mga nararamdaman yon, pag-notice ng mga symptoms, mas madali din ma-address, mas madaling magagamot para ma-prevent yung mga complications, lalo na sa kanyang pregnancy at sa panganganak.